People have spoken. Tapos na ang halalan, kaya bigyan naman natin ng pagkakataon ang pagkakaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. My decision to run was driven by my utmost desire to serve the country and uplift the lives of poor Filipinos. Bilang isang boxer at atleta, marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang kahit talo ako sa laban na ito, panalo pa rin ang mga kapwa ko Pilipino, yung mga naghihirap. Huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil hindi po tayo pababayaan ang ating Panginoon. Sa aking pamilya, lalo na sa aking asawa na si Jinky, na naging kasama ko sa buong kampanya, salamat sa pag-uunawa at suporta at sa pagmamahal. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sa ating susunod na Pangulong Bongbong Marcos, ako ay nananalangin para sa tagumpay ng iyong administrasyon na maraming mga mahihirap ang maiangat ang buhay at matulungan. Sa ngayon ay gagamitin ko ang pagkakataon upang magpahinga at mabigyan ng mas mahabang oras ang aking pamilya. I will definitely continue my mission to help our people through the Manny Pacquiao Foundation. Hinding-hindi ko tatalikuran ang pagsiservisyo para sa bayan at para sa mga kasama kong mahihirap. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Sama-sama po nating iangat ang dangal ng bawat Pilipino. Maraming salamat po mga kababayan sa pagkakataong ito. Mahal na mahal po kayo ni Manny Pacquiao, anuman ang mangyari. Meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna, and I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng Bansa. Congratulations po sa inyo. Sa atin namang mga kababayan, no, ito naman ay aking panawagan. No, uulitin ko po, hindi po magtatagumpay ang susunod na administrasyon pag patuloy po ang ating hinagpis, kalungkutan, o maaaring baka meron pa tayong sama ng loob. Mga kababayan, sa aking mga supporters, ito'y panawagan ko sa aking mga supporters, panawagan ko rin sa mga bumoto sa akin at mga kababayan natin. Kailangan natin magkaisa, tulungan ang bagong pinili ng ating mga kababayan. Opo, kailangan natin magtagumpay pare-pareho. Hindi po magtatagumpay si President-elect Ferdinand Marcos Jr. at si Vice President-elect Sara Duterte at 10 na mga senador na napili at mga kongresista o halal ng bayan kung tayo mga mamamayan ay hindi makikisa. Yung pagboto natin ay isang bagay lamang at salamat sa Diyos, may demokrasya pa rin sa bansa. Pero tayo na mga mamamayan ay may responsibilidad na suportahan, tumulong at makiisa sa mga gawain, layunin ng susunod na administrasyon. Huwag tayo, ako'y nananawagan, huwag tayo makikibahagi sa anumang gulo, anumang alingas-ngas, o anumang hindi pagkakasunduan. We have to give chance to the new leadership. Opo, kailangan tayo bilang mamamayan para magtagumpay ang ating bansa, kailangan tayo ay makikiisa. Sapagkat mga kababayan, ulitin ko, tayo iisang bangka lamang. At the end of the day, no, nagkahiwa-hiwalay ng damdamin, pananaw, paniwala, o even pagboto. Pero iisang bansa tayo. At the end of the day, sabi nga sa basketball, sa finals tayo rin magkikita. Kaya ang panawagan ko po ay
tayo ay huwag makikisali sa anumang kaguluhan sapagkat wala pong buting idudulot yan sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating buhay. Life must go on. We must support, no? Kaya sa ating mga leader, sa ating mga kasamang sumuporta, irespeto natin ang boto ng ating mga kababayan. Opo, mahirap, middle class, mayaman, iisa ang bilang ng boto. Kaya yung boto natin, ay boto rin nila. Pantay lamang yan. Ngayon, maliwanag na na ang pinili ng ating mga kababayan ay si dating senador, now President-elect Ferdinand Marcos Jr. at ganun din si Vice President-elect Sara Duterte. So, dyan po tayo pumunta. Kilalanin natin ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpili ng leader. At hindi po dun magtatapos. Ulitin ko, ha? Suportahan natin ang gobyerno. Makiisa sa gobyerno. Makiisa sa alituntunin, patakaran, o programa. Dahil bansa natin ito. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Gagawin natin ang lahat para maabot ang layuning ito. Tandaan natin, nangyayari ang halalan kada 3 taon. Sa pagitan nito, asahan na ninyo na marami tayong kakailanganing ipaglaban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad. Patuloy na tumindig. Igiit ang katotohanan. Matagal binuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhin ang dinadaanan ng kapwa natin. Makipasan ng mga dalahin nila. Ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat. Patuloy tayo magmahal. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon, pero may liwanag pa rin nag-aabang basta't handa tayo magsikap na abutin ito. Wala nang mas lilinaw pang patunay sa naabot natin sa kampanyang ito. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod. Bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.